Hello guys! Welcome to my channel. Ngayon po pala, ang topic natin ngayon ay gagawa ako ng reaction video doon po sa nag-viral sa Rapi Tulfo in Action na may pamagat na ate, hinudas ng kanyang yaya at inasawa ang kanyang mister. Yan po ngayon ang viral ngayong 2020. 2019 po pala siya nag-viral, pero ngayon, ito po. Ito pong si Ate Lorraine ay nagreklamo kay Idol Rapi Tulfo. Nireklamo niya po ang kanyang asawa at ang kanyang katulong na si Maria Salvacion at ang kanyang asawa na si Brighton Lamb. Dahil sila po ay may relasyon na ngayon. Itong si Maria Salvacion ay schoolmate po ni Ate Lorraine noong college. Sabay po silang nag-graduate. Yun po. At tinulungan nga po ito ni Ate Lorraine na magkaroon ng magandang future sa Canada. Pero anong ginawa niya? Inahas niya ang asawa ni Ate Lorraine. Grabe itong si Maria Salvacion. Ganda-ganda ng pangalan. Maria Salvacion. Holy name. Oh my God! Wow! Ayan. Grabe. Pero, isa pala siyang makamandag na ahas. 10 years ang friendship nila ni Ate Lorraine, di ba? Pero bakit niya ginawa sa kanya yon? At inaanak pa niya ang anak ni Lorraine na kanyang inaalagaan. O, di ba, besh? Grabe. Ang sakit nun. At itong si Lorraine pala ay dating nurse sa Saudi na tinulungan ni Lorraine na maging yaya ng kanyang anak. Nag-start daw pala ang relasyon ni Maria Salvacion at ni Brighton noong pumunta daw sila ng Samar sa province ni Salve. Tapos, nung umuwi na daw sila ng Pampanga sa bahay ni, sa lugar ni Lorraine, ay nagbago na daw ang ugali ng kanyang asawa, naging mainit na daw po ang ulo niya. Yun pala ang dahilan. Kasi meron ng something yung dalawa. Nung July 13 pala dumating si Maria Salvacion bilang yaya ng kanilang anak, July 13, pero ang bilis, besh, December nagka-relasyon sila. Grabe no, July 13, tapos December may relasyon na pala sila. At saka nung itong si Ate Lorraine, pinauwi niya si Maria Salvacion nung November 19 hanggang December 5 at free ticket at may mga pasalubong pa sa pamilya niya. Grabe ang bait ni Ate Lorraine, di ba? Pinauwi niya dahil birthday ng tatay niya para hindi siya malungkot. Nung umuwi si Salvacion sa Pilipinas, doon na pala sila nag-text-text ni Brighton. Nag-text na sila, yun. May relasyon na pala sila noon. Tapos nung bumalik na si Maria Salvacion ay hindi sinama ni Brighton ang
asawa niya sa pagsundo kay Maria Salvacion. Kaya nagtaka itong si Ate Lorraine. Yan, hinayaan niya na lang. At itong si Ate Lorraine ay itong si Brighton pala. Siya ang nagsundo, di ba? Binigyan niya ng pulang bulaklak si Maria Salvacion. At itong kay Ate Lorraine ay puting bulaklak. Puti naman, di ba? Anis naman siya. Anis. Pula kay Yaya at puti kay Mrs., di ba? Damn! Yun na nga. At saka nung nahalata rin ni Lorraine na talagang may something na talaga silang dalawa. Nung nagkakabit daw sila ng Christmas tree, ay niyaya ito ni Brighton si Maria Salvacion, si Salve, na mag-selfie. At nandun mismo ang kanyang asawa, hindi man lang niyaya na mag-selfie. At saka ang titigan daw nila, besh, ang lagkit. Kaya itong si Mrs., parang nagsiselos na. Grabe talaga tong si Maria Salvacion. Ayun na nga daw, nung nalaman na ni Lorraine na talagang meron na silang something, kaya nung tulog daw si Brighton, binuksan daw ni Ate Lorraine ang kanyang cellphone. At doon niya nakita ang text nilang dalawa, message nilang dalawa na nag-I love you na sila. Yun guys, yun pala, meron na silang relasyon. Kaya itong si Ate Lorraine ay umalis sa kanilang bahay. Umalis siya. At nung bumalik siya, nandoon pa si Salvacion. Kinumprunta niya bakit niya nagawa yun, na ang daming tao bakit siya daw ang gumawa sa kanya, na kaibigan niya, ninang ng anak niya. Tapos nung nakita daw ng asawa niya, nang nakita ni Brighton si Ate Lorraine na kinukumpronta si Salve, akala niya sasaktan niya. Eh tinutulak lang naman niya papuntang sa loob ng bahay. At ang masakit pa noon, si Ate Lorraine pa ang nabaliktad. Siya pa ang kinasuhan na physical injury. Grabe no. Hindi naman daw niya sinaktan. Pero yun ang batas daw doon sa ano, kaya yun. Kinasuhan siya na ang ano nila, na agreement nila na walang contact. So hindi nakulong yata. Kaya itong si Ate Lorraine ay umuwi ng Pinas. Umuwi siya ng Pinas at nandoon yung anak niya sa asawa niya. At si Maria Salve, kawawa naman ng bata, yung nanay nasa Pinas. Pero ang sabi ni Ate Lorraine, pag bumalik daw siya, lipat na lang daw siya ng ibang bahay, bahala na sila. At ang sabi niya kay, ang message niya kay Brighton, go to hell daw. Grabe guys, itong si Salve. Saan niya kaya kinuha ang kapal ng kanyang mukha? Kung anong pagkagaspang ng mukha niya, ganun din yung gaspang ng ugali niya. Grabe. Tinulungan ka na nga, aahasin mo pa yung asawa niya. Grabe siya guys. At yan lang muna po ang aking reaction video.
Subaybayan po natin kung ano ang magiging may part 2 po yata to. Kaya subaybayan po natin, guys. At ito pa, guys, may nakitang love letter itong si Ate Lorraine. Ito po siya, love letter nila, na ang sabi daw ni nag-I love you na sila. Tapos ito pa, guys, ang sabi ni Salve na tinatry daw niyang i-fix ang relationship nung dalawa. Tinatry niyang i-fix, sinira nga niya, diba? What? Grabe siya. Tapos sabi niya, natakot daw siya. Natakot. Bakit, ni-rape ba siya ng asawa ni Lorraine? Hindi naman, diba? Nakikita sa ebidensya na nag-I love you-han sila, tapos natakot. Grabe ang mga ano niya, alibay niya. Tinatry na i-fix yung relationship nila. Ngayon siya na ngayon ang karelasyon niya. Wow! Oh my God! Wow! Sabi nga daw, sabi ni Idol Rappi, ito daw yung year of the metallic rat. Year daw to ng mga kabit, kaya ingat-ingat daw sa may mga asawa. Sabi daw ng Pungsoy expert yan daw. At yan, yan lang muna, guys. Abangan po natin kung ano pa yung mga susunod na mangyayari. Kung magsasalita na ba si Salve at si Brighton. Yan lang muna, guys. At salamat sa panonood. Bye! At kung ba hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe niyo po ako at i-like at mag-comment. At kung nagustuhan niyo po ito, share niyo na rin. Yan lang po. Bye-bye!